Ang kabanalan ng Panginoon ay napakataas isipin. Subalit dapat din natin na ma-appreciate na ang kabanalan ng Diyos ay bagay sa pang-araw-araw na buhay. In fact, the holiness of God could be more quickly and more effectively understood when applied to daily life. At yan ang pinakatema ng Ecclesiastes na ating pinag-aaralan, Wisdom for Daily Life, na mas malaki ang epekto sa buhay ng tao kaysa high theology o mga high-sounding theological issues. Sa pag-aaral natin ngayon ng chapter 10 ng pamagat, The Power of the Negative. Yung kapangyarihan ng mga negative na bagay at mga nakakasira, kaya dapat ding pag-ingatan. Ama namin, salamat sapagkat kayo'y Diyos na mahal kami. Gusto nyo kaming mapanatag, gusto nyo mapabuti ang buhay namin. Kaya turuan nyo kami, Panginoon, na unawain ang mga katuruan nyo, lalo-lalo dito sa Book of Wisdom ng Ecclesiastes. Napakahalaga na maunawa namin para mabigyan ito ng katotohanan sa aming pang-araw-araw na buhay. Give us your wisdom, O God, so we can understand you and we can obey you. Maligtas kami sa mga kamalian, mapunta kami sa tamang landas at tumamasa kami na iyong mga pagpapala. Patawarin niyo po kami ngayon, Panginoon, sa mga pagkukulang namin sa inyo. Linisin niyo po ang aming puso at paging dapatin niyo kaming daluyan ng inyong pagpapala. We declare our need for you. We need you, O God. Cleanse us through the blood of Jesus, your Son. And we ask you, Father, be our speaker. May you inspire, may you teach us, strengthen us, encourage us, O God, and correct and rebuke us as well. Tumanggap nawa kami ng pagtutuwid, ng kaliwanagan, ng pagpapalakas ng aming espiritu, at ng encouragement na kailangan namin araw-araw. Be our teacher, be our speaker, quiet our minds, O God, touch our bodies, heal us, enable us to focus on you. Protect us from lies and falsehood and from all works of evil men. Father, we enthrone you in our midst. Do your will. Be our God. Be our teacher. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. The power of the negative. Ecclesiastes 9:18 until 10:1. At ito, marami pong mga in-between verses. But the main idea is that one sinner destroys much good. As dead flies give perfume a bad smell, so a little folly outweighs wisdom and honor. Isang napaka-common na katotohanan, isa daw na pagkakamali ay napakalaki ng isinisira sa tao, tulad din ng isang langaw lang na patay na mahulog sa isang bote ng pabango, sira na ang bango ng buong lalagyan na yon at nawasak na ang lahat-lahat. One mistake can really destroy all the good that you have done. A few dead flies in perfume can make all of it stink, and a little foolishness outweighs a lot of wisdom. This need not be the absolute truth, but this is the observation of the teacher. That one mistake can be so dangerous, it can destroy much and everything that you have done. But this can be prevented or minimized when we are careful, when we do not take needless and foolish risks. Kumisan, ang ganda-ganda ng buhay ng mag-asawa, ang ganda ng samahan, tapos magkakaroon si lalaki o si babae ng isang maiksing-maiksing affair, pagkatapos siya na isasabog, nasira na yung trust, nasira na yung relasyon. Kumisan, ang ganda-ganda ng negosyo, tapos isang mistake, isang maling deal, nalugi, bumagsak ang negosyo. Kaya dapat pinag-iingatan yung mga maliliit na mistake. Especially, foolish risks. We all take risks. At dapat lang at kasama ng buhay yung talagang tayo ay nagre-risk. Merong risk-taking. Pero what is a foolish risk? Yung hindi dapat natin pinag, susuot at pinapasok. Those whose potential fruit is so little, so shallow, so trivial, compared with its potential harm or danger. Yung ang liit-liit ng pwede mong mapala, pero ang laki-laki ng nakataya. Ang laki ng pwedeng mawala sa'yo. Hindi dapat tayong pumapasok sa ganung mga risks. When there is too little gain for too much investment. Yung napakalaki ng mawawala, tapos itataya mo, baka sakali, tapos nagkalugi-lugi ka. Those risks that endanger and threaten and minimize what's truly important. Halimbawa, mistakes that could destroy loving relationships. Tulad ng binanggit natin kanina.
yung masira yung pagmamahalan nyo, pagtitiwalaan ninyo, dahil lang sa isang konting saya o konting kaaliwan, it's not worth the risk. What else is a foolish mistake? Those mistakes that could destroy lifelong investments and savings. Yung tagal-tagal-tagal mong inipon, tapos na papaniwala ka ng isang matamis magsalita na pag lahat yung investment, pera mo, in-invest mo sa isang negosyo, biglang madodoble na yan in 1 week. Yung tagal-tagal mong inipon, iri-risk mo na ganon. That is, and that could be a very foolish risk to take. What else is a foolish risk? Mistakes that could destroy one's good reputation. Ang tagal-tagal gumawa ng reputasyon, ang hirap-hirap gumawa ng konting monumento, pagkatas iri-risk mo ang lahat-lahat para sa napakaliit na bagay. Kaya iniingatan ng mga ganon. Halimbawa niyan, siyempre, mga indiscretions. Lalong-lalot may asawa kang tao. No? Baka mamaya, malagay sa panganib yung quiet home life mo. Dahil lang sa isang business deal na gusto mong gawin, dahil sa isang ligaya na gusto mong malasap, tapos akala mo makakalusot, eh hindi nakalusot, sumabog ang lahat, nawasak ang pamilya. Life-endangering sports and adventures. Yung mga sobrang extreme sports, yung tatalon ka kung saan-saan, magbibilis ka ng mga speed, tapos para lang sa thrill, para ka lang sumaya, o para lang makapagyabang ka, o may mapatunayan, ang danger, baka ma-paralyze ka for life. Ang danger, baka mabulag ka, o kaya eh, masira ang katawan mo for life dahil lang sa isang sandaling kagustuhan o kaligayahan. Those could be very foolish risks. Ngayon, kung meron tayong mga kapwa na nagre-risk, at pagkatapos nga, nagkamali sila, anong pwede natin gawin ng mga nasa paligid para paliitin yung damage? Halimbawa, meron ang tinutunong lalaki. All his life, ang tinutunong niya talaga sa paasawa niya, matapat siya. Tapos minsan, isang araw, nakapag-taksil siya. Nag-fall siya minsan, halimbawa. Kaya babae yun, kaya lalaki. What do you do? Kung tayo yun, dapat iwasan natin gawin yun. Ngayon, kung hindi yung siya yung tayo yung nanonood, o tayo yung nagawa ng kasalanan, what can you do to limit and minimize the effect, the negative effect of the error? Well, we the people, we the audience, should not judge a person based solely on his last performance. Isa sa alang-alang mo rin. Halimbawa, girlfriend ka o asawa ka, nagkamali. Siyempre, masama yung nagkamali. Mali, pero nagkaya nga nagkamali. Pero isa sa alang-alang mo rin yung ang daming buwan, ang daming taon na matapat siya sa'yo. Hindi lang yung huling performance niya ngayon, i-judge mo na lahat-lahat, sisirain mo na lahat-lahat dahil lang dito sa huling ginawa niya. Dahil titingnan mo yung bating average para ring empleyado, para rin tauhan mo. Halimbawa, siya ay nagkamali, nalugi yung kumpanya o merong great loss. Pero titingnan mo yung haba ng panahon na may mga tama rin siyang ginawa at naging kapakipakinabang. In other words, you cannot judge a person solely based on a single day's performance. Tinitingnan natin yun, and we learn to forgive. Because sometimes to forgive is to just limit the damage, and not to forgive is to make the matters worse. Lumalala lalo ang sitwasyon pag hindi ka nagpatawad. Sasabihin ng iba, mahirap po magpatawad. Oo nga, totoo yun. Pero mas mahirap namang hindi magpatawad. Kung mas higit, lalong marami pa ang mawawala dahil hindi ka nagpapatawad. Kaya ang itinuturo po sa atin ng Bible, kung tayo yung gumagawa ng mali, avoid it. And if we do it, don't do it again. Repent, seek forgiveness, be humble. At kung tayo yung nagawa ng mali na yan, to be ready to forgive. Yung iba naman, ayaw lang mag-forgive to give a lesson eh. Sabihin, eh baka pang nag-forgive ako, ulit-ulitin na lang. No? Meron din talagang ganong risk. But what will you lose by not forgiving? Mas malaki rin. Kaya kung minsan, nilululun mo na lang yung mapait mong laway. Minsan umiiyak ka na lang, nagsusumbong ka sa Diyos. Pagkatapos mong papatawad ka rin. Kasi anong gagawin mo? Itatapon mo ang lahat-lahat. Dahil sa pagkakamali ng isang partner o isang kasama mo sa buhay. So you consider the averages. Ano ba talaga yung batting average ng tao na ito? Mas marami ba talaga yung mistake? Samantalang tayo yung nagpapatawad, siyempre, hindi ko naman sinasabing itolerate natin yung patuloy na pagkakamali at sinasadya na at non-stop and careless lifestyle. You're entitled to react and to limit the damage or to extract yourself from the problem if you cannot live with it. Pero yung mga paminsan-minsan, lalo kung alam natin na nadaya lang siya, nabigla, nagkamali,
maglalaan tayo ng papapatawad doon. Kaya ang relasyon nyo, professional o personal? Kasi ang tao ay tao. Hindi talaga tayo perfect. Kaya ang tinitingnan natin, batting averages. Ecclesiastes 10, 2 to 3. The heart of the wise inclines to the right, but the heart of the fool to the left. Even as he walks along the road, the fool lacks sense, and shows everyone how stupid he is. So sensible thoughts thou lead to do right, and foolish thoughts lead you to do wrong. And fools show their stupidity by the way they live. It is easy to see that they have no sense. Bakit ganito yung discussion? Kasi maraming mga tao maganda magsalita. May kaaway sila, kukumbinsihin ka nila na sila yung tama, magagalit ka na agad sa kaaway nila dahil matama sila. Pero bago ka makumbinsi ng magandang salita, tingnan mo yung lifestyle ng tao. At kung makikita mong, aba, ang dami na nitong nakaaway, baka kahit gano'ng kaganda ng paliwanag niya sa'yo, dapat ka mag-isip-isip na, siguro ito may problema. Maganda lang magpaliwanag. Maraming mga magaling magsalita eh, yung hindi ka dapat ganyan, dapat ganito, dapat ganyan. Tapos tingnan mo yung buhay niya. Tumatala ba sa buhay niya yung sinasabi niya? Effective ba? Fruitful ba yung buhay niya? Dahil kung wala, wala siyang right magturo sa'yo. Ang sinasabi lang dito, huwag kang papadala sa nadidinig mo lang. Tingnan mo yung buhay ng tao. At yung tulad na sinabi natin, hindi mo titingnan yung isang pagkakamali, tingnan mo yung batting average niya. Yung tunay na mas totoo kaysa sa kanya. Doon paminsan-minsan lang na nangyayari. Kasi kung minsan, nadadala tayo ng mga magagandang salita. It's important that we look at how people live. Because their lifestyle will more or less tell us if they're living correctly or not. Madaling magsabi, madaling mag-pontificate, madaling mag-sermon, pero titingnan mo yung buhay ng isang tao. Ecclesiastes 10:4, if a ruler's anger rises against you, do not leave your post. Calmness can lay great errors to rest. Said another way, don't give up your job when your boss gets angry. If you stay calm, things will be all right. Ano itinuturo po dito ni Solomon? That the way to face a superior's anger, the way to face a powerful person's anger, is calmness, serenity. Lalong-lalo yung may mga outburst ng anger, mas masarap nga kung minsan na ganun yung kaharap mo eh. Kasi pag sumabog yun, tapos na. Yung talagang nagagalit, yung nagwawala sa galit, mamaya, 5 minutes later, kalmado na yan, tapos na. Mas mahirap pa nga yung hindi nag-e-express, kinikim-kim, ang tagal-tagal na may sama pala ng loob sa'yo, itinatanim. Kaya, bigla na lang ito nagalit, di ba, lilipas din to. Kasi, nailabulalas na niya. At kung ang tao ay may kapangyarihan over you, huwag mong salubungin, huwag mong sabayan, kasi hindi ka mananalo. At huwag mong sasaba ka ng resign, yung magre-resign ka na agad dahil napagalitan ka, no? Dahil mamaya, kung mali talaga yung nakakataas sa'yo, maiisip din naman niya yun eh. Tatandaan po natin, liban na lang na napalagay lang siya doon talaga ng walang kadahi-dahilan. Kaya mataas ang posisyon nun, meron na rin yung ibang pag-iisip. That if people get to the top or get to top positions, they go there because of brilliance. Because if they can go there outside of brilliance, they cannot stay long. So pag nagtatagal ang isang tao na may otoridad, may kapangyarihan, may alam din yan, may tama rin yung pag-iisip, may style din yan. Kaya dapat igagalang mo rin yun. At huwag mong sasalubungin ang galit ng mas nakakataas sa'yo. Kasi talo ka. Makikita natin na napaka-personal ng counsel ng Ecclesiastes. Alam niyo ibig sabihin nun na, kung minsan nagka-counsel ka sa karamihan, sasabihin mo, black! Kasi yun talaga ang tamang counsel sa lahat na hindi mo naman kilala ang mga detalye ng buhay nila. Pero pag may isa doon, nakausap mo, kayong dalawa na lang, pwede ang i-counsel mo na, gray. Kasi kilala mo na talaga siya, alam mo kung anong bagay sa kanya. Kaya iba yung public teaching at iba ang private counseling. And Ecclesiastes could be considered as a very private counseling. Na ang condition mo, ang ikabubuti mo, ang kapakanan mo, ang number one na pinapahalagahan nung nag-teacher. Yung teacher yung nagsasabi sa'yo. Halimbawa lang ito,
politician ako, public speaker, may gyera, o lahat tayo mamatay para sa ating bayan. Kasi yun ang sasabihin mo siyempre sa lahat, yun ang dapat para magkaroon ka ng army at ang republika mo tumayo. Pero ito ngayon, may anak ka, may pamangkin ka, nagsusuot na ng uniform mo. Anak, talo ang gerang ito, huwag ka nang sumali. Hindi tindihan nyo yung private personal counsel at iba yung public pronouncements. And you treat Ecclesiastes as very private. In other words, very concerned sa atin yung writer, very concerned sa atin na tinuturoan ka how to live. Although it will not always be the ideal thing to say publicly. Pero hindi wrong, ha? Kaya may nuances siya. And this is what I appreciate Ecclesiastes for. Mas pinapahalagahan ni Solomon yung kapakanan na nagbabasa at nakikinig sa kanya kaysa yung image niya as teacher. Kung halimbawa kasi concerned ka sa image mo as teacher, as preacher, as leader, laging correct na correct yung sinasabi mo, laging yung acceptable to all. Pero sometimes it's not the most effective to individuals. So you have to take this as an individual counsel. At sabi pa niya sa Ecclesiastes 10:5-7, "There is an evil I have seen under the sun, the sort of error that arises from a ruler. Fools are put in many high positions, while the rich occupy the low ones. I have seen slaves on horseback, while princes go on foot like slaves." Meron pa daw isang katiwalian na nangyayari sa mundo dahil sa maling pamamalakad ang nasa taas. Yun daw mga hangal, mga foolish people, nalalagay sa matataas na pwesto, appointed. Tapos sabi niya, may mga nakikita akong rich people who have very low positions. Ang context, mga kapatid, ng rich dito is because nung araw, yung mga rich ang educated. So, read it as educated or trained. So, sabi niya, marami diyang uneducated at tataas ng position, tapos yung mga educated, trained, and can deliver are ignored. Isa daw yun na katiwalian. Fools in high positions and the wise being ignored. Again, this is a comment on life. This is not a prescription to life, but this is a very honest take on what really is seen around. Kaya pag sinasabi niyan, pag nakikita niyo nangyayari yan, huwag kayo magtaka. It happens. It's part of life. It's not ideal, but it happens. If you cannot fight it, if you cannot do anything against it, try to make a life. Naku, ikaw yung authority, ilagay mo yung mga marurunong, yung mga may kaya. Pero huwag mong gyarahin ang lahat ng mga hindi mo nagugustuhan sa mundo. Dahil mauubos lahat ang lakas mo, at the end of the day, you have had no life lived. So even a major train does not stop at every station. So pag tinitingnan natin mga observation dito ni Solomon, pinapasabi lang niyang, may mga ganyan talagang bagay, anak. So tanggapin mo na lang. Lalo't wala kang magagawa ngayon, maghanap ka na lang ng ibang magagawa where you can be effective, where you can be fruitful, at huwag mong ipagpilitan to flourish in an area na hindi yan ang panahon mo ngayon, hindi bagay ngayon yan. Parang sa Noli Metangere, isang napakatalinong tao, si Filosofo Tasio, di ba? Sabi sa kanya nito isang kabataan, "Bakit po akala ng iba si Raulo nyo? Pumapayag kayo?" Sabi, "Mabuti na yung mapagkamalan ako may sira, nasasabi ko naman lahat ng gusto ko." Kasi sinasabi nila, may sira kasi yan. Kasi iakalain nila ang talino ko, edi nagbayad ako sa lahat ng sinasabi ko. Kasi yun ang mga panahon na hindi bagay ang katalinuhan. Hindi bagay yung nagsasalita o tumutuligsa. So, nag-adjust siya. At minsan, itong kabataan na ito na dinalaw siya sa kanyang bahay, inabutan siya nung gabi, nagsusulat siya. At nung makita yung sinusulat ni Filosofo Tasio, hieroglyphics. Yung parang lettering ng mga Egyptians nung unang panahon. At sabi sa kanya, "Bakit po hieroglyphic ang sinusulat niyo? Sinong makakaintindi niyan?" Sabi niya, "Aba, hindi ako nagsusulat para sa generation na ito. Nagsusulat ako para sa mga darating na generations ng mga Pilipinos." Kasi sabi niya, darating ang panahon na madadami ang matalino at maiintindihan nila ito, sinasabi ko, madedecipher nila ito. Sabi ko noon, "At para naman malaman nila na, quote, hindi lahat ay natutulog sa gabi ng ating mga ninuno." In other words, yung mga mapanganib na mga ideya na pwedeng maging dahilan para patayin siya ng gobyerno, nung panahon na yon, hindi niya masabi sa common language, kinodify niya para maintindihan ng next generations at malaman nilang may nag-iisip naman pala noon. So, it is an idea na hindi bagay sa panahon.
Ngayon, tayo may mga ideya na hindi bagay sa panahon, hindi bagay sa lugar. May style ka, ayaw naman yun ng manager mo. Sino bang makapangyarihan sa inyong dalawa, di ba siya? Anong gagawin mo? Ipagpipilitan mo, lalabanan mo siya, mananalo ka ba? Kaya, gagawa ka ng ibang paraan. Either very wisely mo, isasubvert lang yon, hindi mo babanggain diretso, o makikibagay ka at makikiayon, o humanap ka ng ibang trabaho elsewhere. Pero para ubusin mo yung lakas mo, nakikipagtunggali ka sa may kapangyarihan, ang dami mong masasayang na effort. At hindi mauubos yung makakatunggali mo na yan sa buong buhay. Ecclesiastes 10:8-9. Whoever digs a pit may fall into it. Whoever breaks through a wall may be bitten by a snake. Whoever quarries stones may be injured by them. And whoever splits logs may be endangered by them. Pag daw naghuhukay ka ng balon, maaaring ikaw ang mahulog doon. Pagka ikaw naman ay nagtatrabaho sa mga pader na pinagpatong-patong at riprap-riprap na bato na tinitirhan ng mga ahas, pwedeng sa pagtatrabaho mo matuklaw ka. Pag daw nagbubungkal ka at naghuhukay ka ng mga bato, ay maaaring masaktan ka. At sino man ang nagsisibak ng kahoy, maaaring masaktan at malagay sa panganib. What are all this? Digging a pit, breaking a wall, chiseling, they're all work. What is Solomon trying to say? The teacher observed that work can also lead to disaster. Work can also lead to harm because these are the random necessities of life. Minsan, aalis ka para magtrabaho. Yun ang ikinamatay mo. Pero hindi ibig sabihin, huwag ka na magtrabaho dahil baka ka mamatay. Hindi ibig sabihin na huwag na lang akong maghukay, baka ako yung mahulog. Huwag na lang akong gumawa ng pader, baka matuklaw ko ng ahas. Huwag na lang akong magtrabaho para safe. Sinasabi niyang, kahit magandang trabaho, magandang gawain, may panganib na mapahamak ka. Not to stop us from taking such risks, but to make us aware that yes, life could have dangers. Life could be risky. Halimbawa, meron kang anak, meron kang apo, gusto mag-swimming. Alam mo naman, nakakabalita ka ng mga nag-swim na nalunod. Kasi may posibilidad na pag nag-swim, malunod. Pero anong gagawin mo para huwag siya magkaroon ng posibilidad, hindi mo na palalanguyin buong buhay? Ano yung ibig sabihin ng buhay na hindi mo naman pinapamuhay? What kind of life will you live when you don't live to the fullest? So that when you actually experience harm, or even when you actually die in the act of having and getting a life, then it's worth it. That when you play too safe, wala nang nangyari sa buhay mo. Actually, you are existing, but you're not really living. May mga risk talaga yan. Meron kang kuwanting puhunan, iri-risk mo sa negosyo. Pwedeng yan mawala, pero pwede yung dumami. So anong gagawin mo? Hindi mo nalang iri-risk? And then, makukontento ka na lang sa ano kaya nangyari kung nag-invest ako? Ano kaya nangyari kung nag-invest ako? May risk talaga. Kahit paggawa ng mabuti at maganda, kung minsan nauuwi sa temporary na kapahamakan. At yun ang tinasabi dito ng Solomon. Hindi ibig sabihin na wala tayong pananalig. Kasama sa pananalig natin natanggapin na may mga bagay tayong hindi naiintindihan. But such lack of understanding should not prevent us from having and attaining and trying to have a full life. And in the search of such a full life, if you are harmed or you lose your life, then there's nothing to regret about. Rather than play it too safe, have a long life, but have a meaningless, boring, long life. Isa yan ang mga risks na tinitake ng mga parents. Okay, ang anak ko, pag-aaralin ko ba sa malayong syudad, magandang school, baka mapahamak. O dito na lang sa amin sa bukid, lagi ko siyang mababantayan. Ba't hindi ba siya mapapahamak kung kasama mo? Pwede rin namang mapahamak din, kahit katabi mo lang. So, you learn how to take risks. At walang sisihan. Ikaw kasi, pinag-aaral mo pang anak mo doon, ayan tuloy, na-aksidente, ayan tuloy, naging drug addict. Magsisisihan kayo, eh pareho namang maganda yung intention nyo, kaya kayo nag-risk. But of course, the lesson here is, minimize the risk, study the risk involved, and very, very wisely, take them if you must. But the point is, walang sisihan. Talagang maraming risk ang buhay. Kuminsan sa sobrang pagpe-play safe ng magulang, yung anak sobra rin na sa sacrifice. Sobrang nabe-baby, wala na siyang natututunan, wala na siyang nalalaman sa sobrang protectiveness ng kanyang mga parents. Good work, even work, can be a springboard for disaster.
Anong ibig sabihin talaga niyan? Marami tayong hindi nakokontrol sa buhay. Kaya ang prescription ni Solomon, when the days are happy, be happy. When the days are sad, be sad. When you can eat, eat, because you don't always have appetite or you don't always have something to eat all your life. Kaya kailangan, maganda ang panahon, maganda itong situation, take advantage of it, get a life, and when times are bad, endure. Dahil hindi rin naman yun magtatagal. It is very important to grasp these things that are difficult to understand. Then, Solomon goes on, verse 10, if the axe is dull and its edge unsharpened, more strength is needed. But skill will bring success. Pumunta naman ngayon sa pagsisimba ng kahoy. Bihira na tayo nakakakita niyan eh. Yung may axe, no? May palakol na malaki, tapos itataga mo sa kahoy para siya mahati, paliliitin mo hanggang maging manageable, magamit sa kalan. Pero kung mapurol daw ang iyong palakol, dapat lakasan mo ang pag-strike sa kahoy para siya tumalab kasi nga mapurol siya. So if you don't sharpen your axe, it will be harder to use. If you are smart, you will know what to do. And what is that? You will sharpen your axe. What does it mean in daily life? Improve your tools. Minsan may nakikita ko mga kusina, sobrang pakikipagtunggaliniginan doon sa isdang hinihiwa kasi hindi matalim ang kanyang kutsilyo. Kung yung kutsilyo nyo sa kusina nyo hindi matalim, napakalaking pagkukulang nyo naman yan. Kasi araw-araw gagamitin nyo siya, hirap na hirap kayong gumamit, nagtitiis kayo. May mga kutsilyo pang putol yung dulo dahil ginawang pambukas ng mga condensed milk, tapos na putol. So wala na siyang dulo. Meron man ipinangtaga ng mga pako-pako para ng lagare. Tapos yun nga na ipinangihiwa mo ng bangos. Yung bangos mo tuloy, parang riprak. Hindi maganda yung hati. Yung hindi efficient. Merong mga bahay, lalo yung mga may mga timba-timba dyan, iisa ang tabo. Tabo sa banyo, tabo sa kusina, tabo sa garden. Nasaan ang tabo? Tabo. Hanapan ang hanapan. Hindi ba boring yun? Bumili ka ng 10. Magkano ba yun? Para lumuwag ang buhay mo. In other words, improve your tools. May mga namamalaan siya, nakasaksak doon sa ilog, gumagalaw-galaw yung ilog niyo habang namamalaan. Hilong-hilo ka na. Bakit hindi ka humanap ng ibang outlet? Ang daming problema sa buhay ng mga tao, ang simple-simple lang kung sasolve nila. Kasi hindi nila iniisip. Tinanggap na nila na ganda ng buhay. Huwag yung tanggapin. Paginhawahin nyo, pagandahin nyo yung buhay nyo. Kailangan marami kang kutsilyo. Kumisa naman, yung prutas mo, nung kinain mo yung papaya, ang anghang, ipinanghiwa pala ng nasili. Lasang luya yung pakwan. Dapat iba siyempre yung mga panghiwa mo sa mga spices, iba sa fruit, iba sa meat. Napakahirap bang bumili ng maraming kutsilyo, eh hindi naman mahal yan. Kaya lang yung iba talaga, tinatanggap nilang ganun lang ang buhay. So if your axe is dull, sharpen it. Improve your technique. Ang dami-dami namang natututunan sa technique. Merong pagdadebo ng bangus, pag alam mo lang, pag may hinila ka isang buto, sama lahat yung mga tinik niya. Hindi isa-isa mo chinachani-chani yung bangus. Ang hirap-hirap nun. So you improve your technology. In other words, Solomon is saying, get more from your effort. Improve your skills. Kung kaya mong gamitan ng computer niya, kaya mong gamitan ng calculator, gamitan mo siya. Huwag kang mapagod para marami ka pang free time to enjoy or to do other things. But keep improving. This is what is important. Kumisa nga, sobra akong magturo na let's patronize our products. Pero bibili ka naman itong kaong wala sa kalamba na talagang may electrical tape, tatanggalin mo. Tapos nakikipagtunggali ka sa kanya, iipitan po sa kalan, talagang maskulado ka bago mo mabuksan. Moral lesson, bumili ka nalang galing sa Thailand, ang daling buksan. Ganun ba dapat? You improve your technology kung gusto mong mag-move forward ka. Hindi yung ang hira, ang pangit-pangit ng packaging. Sa business, pwede na yan, pwede na yan. That's why we don't excel. But Solomon is saying, if the axe is dull, sharpen it. Do something. Kailangan meron kang ginagawa sa buhay. Yung mga isang buong bahay na kulang sa gamit. Gusto mo magkape, wala ka mapagpatungan. Pupunta ka sa banyo, wala ka mapagpatungan ng bag mo. Wala man lang sabitan, walang patungan. Diba, dapat ang mga bahay natin, ang dami-daming sabitan at patungan. Ang simple nun, pero ang daming
Saan ko kaya ito isasabit? Nagtumpok tuloy kung saan-saan. Ang hirap. Mahirap mag-enjoy ng buhay pag hindi organized. And Solomon is concerned about the great things and the small things. Kailangan maayos. Ecclesiastes 10:11. If a snake bites before it is charmed, there is no profit for the charmer. Oo nga naman, kung bago mo napaamo yung ahas, natuklaw ka na, baliwala, natuklaw ka na. So, charm the snake at once. Agahan. Said another way, do the right thing immediately. Pag may gagawin tayong tama, gawin nyo agad. Because 1 second late is too late. Kailangan, hindi yung bukas, kailangan, especially if it involves safety. Ngayon na, hindi na bukas. Kumisan may ipapasabi ka, iutos mo, sabihin mo kay ganito, ganito, hindi pa niya sinabi agad, naunahan ka na tuloy ng iba. Nararanasan niyo siguro sa buhay yan, naunahan ka tuloy, dapat nasabi mo, tapos na-delay yung pagdadala ng message, wala, na-defeat na yung purpose. The proverb that says prevention is better than cure is nowhere else more true than in this situation. Na kailangan agapan ang dapat gawin agad. Huwag nang ipagpapabukas. Ecclesiastes 10:12-15, words from a wise man's mouth are gracious, but a fool is consumed by his own lips. At the beginning, his words are folly. At the end, they are wicked madness. And the fool multiplies words. No one knows what is coming. Who can tell him what will happen after him? A fool's work wearies him. He does not know the way to town. Because Ecclesiastes is a book of wisdom, marami siyang katuruan tungkol sa opposite of wisdom, foolishness, or foolish people. Sabi niya, if you talk sensibly, you will have friends. If you talk foolishly, you will destroy yourself. Fools begin with nonsense and their stupid chatter ends with disaster. They never tire talking, but none of us really know what the future will bring. Sabi niya, fools wear themselves out, they don't even know how to find their way home. So, makikita natin yung mga ganong qualities. People who talk too much. People who talk without any sense at all. Pagkatapos, hindi naman nila alam na walang sense ang pinagsasabi nila. Ang first lesson for all of us is don't be a fool. Don't talk too much. Don't talk foolishly. If you have nothing nice to say, don't speak. Napaka-importante, kapatid, yung speech. Yung mga matatalinong tao, marami sa kanila, nagpaplano what to say. Halimbawa, pupunta ka sa isang bahay, medyo may edad ka na, ini-imagine mo, kung may pamangkin ako na magbigay sa akin ng 1,000 pesos, ano kaya sasabihin ko? Diba? May pinapractice ka na pwede mong sabihin. Kasi merong mga bigla mong binigyan, ang sinasabi pa, ba't ito lang? Huwag ka nalang magsalita, binigyan ka na, sasabi mo pa, ba't ito lang? At ikaw naman dapat na magbibigay, nagpa-practice ka yan, ano kaya sabihin sa akin ng tiyak ko na taklesa? Pag binigyan ko, ba't ito lang? Anong isasagot ko? Buti nga binigyan kayo. Ganun ba? Or, yan lang po kaya, mahina ang kalaban. Kasi pag nag-practice ka ng iba't ibang options ang sasabihin mo, chances are, tama ang masasabi mo. Kasi pag nabigla ka, baka kung ano sabihin mo eh. And we are destroyed by what we say. Nararanasan nyo ba yan? Yung inis na inis ka dahil may ibinigay ka, tas ang pangit ang sinabi? No? O kaya, dapat may sinabing maganda, hindi nagsalita, tahimik lang. So ang tao, because we need help. In everything that we do, we need people's help. Very successful people are not only brilliant, many people help them. That's why they got there. And the truth is, we help people we like. Sometimes we help people we don't like, but you know in your heart na poor quality help ang binibigay nyo because you don't like. Pero gusto nyo talaga yung tao, kahit bulalo nyo na, ibibigay nyo pa sa kanya dahil gusto nyo siya. So it's very important to be liked if you need help and if you like people to be happy that you're there. How will you be liked? Mostly, it's how you speak. Napakahalaga yung power of speech. Kaya mga tao, iniisip-isip, kinukorte-korte ang pagsasabi. Kung minsan, hindi naman yung ideya ng sinabi ang nakaka-offend, yung paraan ng pagsasabi.
Kaya kinukorte mo yung salita mo. Kung yung mga wood carvers, carve nila yung wood, yung mga bordadera, binuborda nila, ikaw na nagsasalita, iniisip mo yun. Handa ka. Halimbawa, dumating ka. Nag-away kayo ng asawa mo, pupunta kayo sa party mag-isa o sa isang event. May mga tao na hindi mo na nga kasama, hahanapin pa. Oh, nasaan na si Melly? No? Ano sasabihin mo? Nag-away kami. Sasabihin mo ba yun? So, anong isasagot mo? Just in case natanong ka ng ganun, hinahanda mo. Wise people prepare their script. You may not exactly pull them off your shelf, but more or less you know how to approach ideas. Hindi ka nabibigla. Kasi pag nasabi mo na, ang hirap ng bawiin. Kaya yung mga treatise dito ni Solomon tungkol sa pagsasalita, kailangan importante yun. Ngayon, kung merong ang daldal dyan, kung ano nung mga pinagsasabi, of course, it goes without saying, sinasabi ni Solomon sa atin, avoid foolish people. Don't talk with them too much and too long. Lalo na patunayan mo na chismoso to o maraming iniimbentong kwento to. Huwag ka na nakikipagkwentuhan pa kasi mamaya pagkaya ng tinamaan ng kidlat dahil sa kanyang kadaldalan, madadamay ka dahil katabi ka. Pag may nang-away sa kanya at binaril siya, baka tamaan ka pa ng ligaw na bala. So huwag kang masyadong nakikipag-socialize sa mga taong alam mong foolish. Idadamay at idadamay kanila sa kanilang mga problema. So you have to recognize foolishness to avoid destruction and in fact, to have a quiet life. May mga taong ganun. Alam mong, masusuot to sa gulo. Pagdala sa'yo ng dala ng balita, huwag ka na makipagkwentuhan. Dahil mamaya may mga aaway dyan, may magagalit dyan, makukut ka pa, madadamay ka. Ecclesiastes 10, 16 to 17, woe to you, O land, whose king was a servant and whose princes feast in the morning. Blessed are you, O land, whose king is of noble birth and whose princes eat at the proper time for strength and not for drunkenness. Ito na naman, pumunta na naman siya sa political issue. Sabi niya, a country is in for trouble when its ruler is childish and its leaders party all day long. Pagka ang mga leader mo, mahilig sobra sa pagpaparty, umagang-umaga pa lang, naglalasingan na, sabi ganoon, nako, kawawa ang bayan na yan. But a nation will prosper when its ruler is mature and its leaders don't party too much. Lalo ngayong malapit ng eleksyon, alalahanin niyo si Solomon. Vote for the mature, one with a simple lifestyle, one who is a moderate spender. Dahil pag siyempre, lifestyle niya yung maluho, lifestyle niya yung magastos, pag public leader siya, saan niya kukuhanin yun? Siyempre, sa country. Solomon is saying, too much partying defocuses. It confuses priorities. And what's more, too much partying causes ungodly alliances. Siyempre, kung kainan kayo, nagiinuman kayo, mamaya magkaibigan na kayo because you're partners in crime at doon mo siya na-meet sa ganung mga event, anong mangyayari kung leader ka? May influence ang iyong decision. Kung hukom ka, may influence ang iyong verdict. Kung ikaw ay executive, may influence ang pagpili mo siguro kung kanino ibibigay itong contract na to, kainuman mo to, ibibigay mo na sa kanya yung contract, nasisira ang good judgment mo, you no longer serve the public interest. Kaya sabi sa, mabuti nga ngayon, may democracy, may participation ng mga tao sa pagpili ng kanilang leader, kailangan tingnan mo yung mga qualities na yan. Titingnan mo para, bago mo iluklok sa posisyon ng isang tao, tinitingnan mo yung lifestyle niya. Kasi usually, kung anong ginagawa niya ngayon sa buhay niya, di yun ang gagawin niya sa bansa kung siya ay naging malaking leader. So dapat tinitingnan. Ecclesiastes 10:18, if a man is lazy, the rafters sag. If his hands are idle, the house leaks. Madali daw malaman pag tamad ang tao. Yung mga bubong niya, nakalundo na, hindi niya nire-repair. Sabihin ganun, kung tamad siya, tumutulo ang bubong, wala siyang ginagawa. Hindi lang bubong ang pinag-uusapan dito, syempre. Alam mo na sa tao, tamad ba siya? Nire-repair ba niya yung dapat repairin? Inaayos ba niya yung dapat ayusin? At again, this is wisdom. We are being told not to be lazy. Diba? Don't be lazy. But of course, sinasabi kasi dito, lazy people self-destruct. Sarili nilang bahay, hindi nila maayos. Lazy people lose. So don't be lazy and avoid lazy people, especially for partners. Halimbawa, meron kang girlfriend, meron kang boyfriend, madali namang malaman kung tamad.
madaling makita kung may potential maging tamad. Ngayon, liban na lang handa ka maging martir or your life, abay, umiwas ka dyan habang hindi ka pa nasusuong sa permanent commitment. Alam mo naman eh, merong makings of tamad. Yung parang simula pa lang, posture pa lang nito, ang tamad-tamad na. So anong gagawin nun? Aalilain ka buong buhay. O pag magkasama kayo sa isang bahay, ayun, tumutulo ang bubong nyo, sira-sira, hindi niya gagawin kasi tamad siya. So kung ayaw mong madamay dyan, kailangan tingnan mo. Makikipag-business partner ka sa isang taong tamad, so anong mangyayari? Di iaasa na lang sa'yo lahat. Kasi very, very personal yung turo. Kasi generally, tuturo mo, sige, kahit tamad, pagtsagaan mo dahil Christian ka eh, dahil mabait ka, so tulungan mo siya. Pero sinasabi dito ng magulang, umiwas ka dyan, mapapahama ka. Problema na nung iba pag sila sumali sa buhay niya, pero ikaw wag. Kailangan marunong ka. Ecclesiastes 10:19, a feast is made for laughter, and wine makes life merry, but money is the answer for everything. Kita nyo? Sasabi niya, well, be happy. A feast is made for laughter. So pag may piyesta, may handaan, magsaya ka. Kasi hindi naman laging ganyan eh. Wine makes life merry. Sabi ganun. So, but money is the answer for everything. If money is the answer for everything, what's the moral lesson? Brothers and sisters, make money. Make tons of money. It's money that's evil. It's the love for money that is evil. Pag minahal mo na yung pera more than your morality, more than God, more than goodness, more than other people, yun ang masama. Pero pag marami kang ang pera, mas kaya mong mahalin ang iba. Kaya mong magbigay, kaya mong tumulong. So, sikapin mo na gumawa ng maraming-maraming yan. Kung ayaw mong gastahin, pamigay mo. But make money. Spend and use money wisely. Sabi, diba, of course it's an exaggeration, but there's a great truth in it, that money is the answer for everything. Makinig kayo sa problema ng mga tao, 90% pera. O may kinalaman sa pera. Lalo dito sa ating bansa, puro dramang third world, puro pera. Sa ating ang bansa, nakakalungkot eh. Many people who are good, who are productive and fruitful, are punished by their families. Pag ikaw ay mabunga, pag ikaw ay magaling, ikaw ay mahusay, matino, paparusahan ka ng lahat ng mga waldas mong kamag-anak. Ikaw lagi ang hihingan, ikaw lagi ang dadaingan, ikaw lagi ang aasahan. At ano pa ang injustice dito sa ating bansa? We always reward the needy. Never mind if they are not deserving. Laging, anak, bigyan mo naman ng kapatid mo kasi walang pambili ng gatas sa mga anak niya. Eh, sino ba may sabi sa kanya mag-asawa siya ng 12 years old? Pagkatapos ngayon, akong matino dito ang magpapakain ng mga anak niya. No? O yung kapatid mo, tubusin mo naman. Saan? Sa ospital, sa morgue, sa sementeryo, sa preso, saan? Kasi yung matitinong kapatid, sila lagi yung tumitubus doon sa mga kapatid nila na kung ano-ano pinagagagong kabalbalan. No? Kasi ang ginagawa nga nito natin, give to the poor, give to the poor. Well, we should be giving to the deserving. Sino ba yung deserving? Napapabayaan natin kung minsan yung deserving kasi give ka ng give to the needy. It's not bad. But don't be unjust. Uunahin nyo yung deserving. Ganyan na mga nanay-nanay. May mga anak sila na mga pabaya. Ang lagi nila nanghihingan yung anak nila matino para ibigay nila sa anak nilang lasenggo, itatapon yung pera. Because we punish those who do good by putting them so much responsibility on their shoulders. And then we always save from trouble those that are always making trouble. Diba? Kailang iniisip natin yan. Now, if you want to be helpful, make a lot of money, especially in this country. May mga kamag-anak ka that don't bother to get an insurance, pero pag may sakit, sa'yo pupunta. Yung abdo ko, kailangan dugtungan. Mga abdo ng bangwas, gusto mo? Ito, meron dito. Nung lasing ka ng lasing dyan eh, hindi mo ako kasama ngayong nasunog na yung abdo mo sa aking kahingi ng pampa-hospital. Ang dami kasi mga kamag-anak siyempre ng linta. No? Ang dami mga kamag-anak na peste sa buhay. Iiyak-iyakan ka, talagang mababagbag ang damdamin mo, iniipon-ipon mo, ibibigay mo. Pag ikaw needy, wala silang itutulong sa'yo. So sinasabi ni Solomon, money is the answer for everything. So, dapat masipag ka. Kung wala ka mataas na ambisyon para gumaso sa dami na kamag-anak mong nagdarahop o magdarahop pa lang, make money. Kung gusto mong makatulong,
At ikaw din, kung gusto mo magkaroon ng kabuluhan, you have got to like... Bisa kasi yung mga religious people, napaka-ipokrita. Kunwari, walang kwenta yung pera. Di ba? We live by faith. By faith. Pag kami kailangan, ito uutang sa'yo. Faith ba yun? Ano pala? Faith pala equals utangan ng meron. No? Ayaw magtrabaho. Sa kay Lord nila kami nagsaserve. Ayaw na namin yung magtrabaho. Pero pag ma-hospital, sa'yo hihingi. Kailangan, alam mo na may kakailanganin ka, ipunin mo yan. And I always tell young people, habang bata kayo, this is the time to prepare for your retirement. When you begin to prepare for your retirement at age 50, it's probably a little bit late na. Dapat 25, 30, iniisip na, how will I retire? Nagsisave ba ako? Nag-i-invest ba ako? May ginagawa ba ako? Kasi pag napag-isip-isip mo yung retirement, usually retirable ka na. Anong gagawin mo? Kung wala nang tumatanggap sa'yo sa trabaho, o ang liit na nang kinikita mo, pahina ka ng pahina, lagi ka nagkakasakit, wala kang pera, edi siyempre, itatambak mo na naman yung sarili mo. Sa mga younger kamag-anak mo who are making money, paulit-ulit yung pattern. Hindi pa ba tayo sapat na nakakita ng mga lola natin, mga tiya na walang ginawa para i-secure yung sarili nila habang bata sila, tapos nung tumanda na sila, lason lang, walang pambili. Magsusuicide ako, pautang naman. Ay, hindi ko mabili yung lason. Ang nabili pang lason, expired. Hindi tumalab. Diba? Dahil expired na ang lason. So ano ngayon ang gagawin mo sa ganyan mga kamag-anak? Yan ang dapat yung isipin mga kapatid. Ha? We are always very unjust to those who are fruitful. Dapat binibigyan din natin sila ng konsiderasyon. So, make money, but spend and use your money wisely. Siyempre. And many times, brothers and sisters, put your money to work. May pera kayo, namimili kayo halimbawa sa Blumentritt. Ang dami-dami niyong dala. Ate, 10 pesos lang ibayad mo sa kargador. Maglalakad kang parang donya. Di ba? Gusto mo mamaypayo, kumain ng banana cue. May nagbubuhat ng bag mo, 10 pesos lang. Put your 10 pesos to work. Kasi yung 10 pesos mo na nasa pocket, hindi ka papaligayahin. Pag pinawalan mo yon, ibinayad mo sa isang service, lumigaya ka. Yan ang kumisang dapat natin na pag-aaralan, how to put your money to work. Tatandaan nyo, yung perang nakatago, hindi nagpapasaya. Sumasaya ka lang pag lumalabas yung pera. Pero siyempre, hindi ko na kailangan paulit-ulitin, wisely. Pero kung talagang wise ka, dapat marunong ka rin gumastos. Kasi pag hindi, hindi mo nalalasap yung sarap na ibinibigay ng pera. And remember, the pleasure is in spending, not in saving. Liba na lang, something's wrong with you na talagang dumadami, tuwag-tuwa ka, pero hindi mo ginagastos. Para ano? Para pag namatay ka, maraming pag-agawan ng mga kamag-anak mo. Ganun ang mangyayari nun. And you know, money works. Money talks. When it does, people listen. So let your money do the talking most of the time. Kailangan, lalo't may pera ka, you must learn the art not only of making money, but how to make it work for you. Lalo sa Pilipinas, konting pera lang para ka ng reyna, para ka ng hari. No? Kaya kailangan, kung meron kang gagastusin, may sinesave ka, at meron kang ginagastos. Paano mo ililigtas ang sarili mo kung ikaw lang ang matinong miyembro ng buong angkan ninyo? Nag-iipon ka para sa sarili mo rin, dahil wala ka namang maaasahan sa kanila, halimbawa. E paano kung laging may humihingi? Ayaw pa suggestion. Kung meron kayong income, mag-set aside kayo ng percent, a certain percent, I don't know what, maybe 10% or thereabouts, pang-charity. Diba? Pang-charity yan. Meron ka siyempreng 10% o tithe ko yan. O may 10% ka ba? O 20 pang-savings. Whatever. Pag kumita ka ngayong buwan na to, may pang-charity ka, walang nanghingi, iipunin mo uli para sa next month. Di dumadami. Pag may biglang nanghingi, may ibibigay ka. Pero hindi naliligalig yung personal money mo na nakareserba para sa'yo dahil pag ikaw naman na nangailangan, hindi mo sila maasahan. Ngayon, nahingi na nila yung 10, naubos na, may darating uli. Ay, sorry po tiya, next month na uli. Wala na. Kesa yung kukot-kutin mo yung itinago mo para sa'yo. Pagkatapos, naubos, ikaw ngayon tong kailangan mo ng head transplant. Wala kang pera. Hindi mo magagawa. No? Kahit black head transplant, hindi mo ma-afford. Kasi pinamigay mo lahat. Kailangan, pag lagi ang mga tao sa paligid mo, walang gusto kundi papakin yung iniipon mo, kailangan marunong magprotekta na yung self.
At huwag kang laging makikinig sa mga sentimental na nag-iiyak na mga tiyat, mga nanay. They will cry their way to depleting you of everything you have. No? Iba emotional blackmail ka. Mayroong magsasangla ng lupa, tapos blackmail ka. Eh, pag hindi mo tinubos yan, hindi mo mawala ng bahay ang kapatid mo. Eh, ba't ako balagsanla? Bigla ako na ngayon ang may kasalanan pag hindi natubos. Kailangan nag-iisip ka. Put money to work. And many quarrels can be solved if you'll only use money. Ang nagtataka ko eto. Ang gaganda ng kotse, ang mamahal, you presume na may pera. Konting kiskisan, nagmumurahan sa kalye. Kahit ang init-init, nagkaganyanan, nagtutubuhan yung mga don niya dahil kasalanan mo to, kasalanan mo yan. Eh kung may pera ka naman, mga kapatid, kung meron kayong pera, may bumangga sa inyo, sige na, umuwi ka na, huwag na natin pag-usapan, kanya-kanyang pagawa na lang. Lalo siya ang may kasalanan, you have all the privilege to say, huwag na, sige na, uwi na. Kasi nakikipagbangayan ka doon sa kalye, inistorbo niyo ang buong Metro Manila para lang siya ang magbayad ng repair. This is putting your money to work. Suggestion ko lang, hindi naman yan gospel truth. Pero tahimik ka. So, ay nag-gastosan ako, binili mo naman ang katahimikan mo. Binili mo ang kapayapaan mo. Merong ang kulit-kulit dyan, hingi ng hingi, kaya mo bigyan. Bigyan mo na matahimik, hindi na tahimik ka rin. Sometimes you have to put your money to work and say, how will my money serve my purpose? So money talks when you give it. Money talks also when you don't give it. So bahala kayo mag-isip. Pero binibigyan ka ni Lord ng resources para gamitin mo yan. So use them wisely in proportion to what you have. Ecclesiastes 10:20, do not revile the king even in your thoughts. Or curse the rich in your bedroom. Because a bird of the air may carry your words, and a bird on the wing may report what you say. Sabi niya, nakuha, do not think about cursing the king. Don't curse the rich, not even in secret. A little bird might hear and tell everything. Anong itinuturo dito ni Solomon? King siya, di ba? Alam niya yung power ng king. So niya, don't criticize me. Mamalasik ka sa buhay. Kasi meron akong kapangyarihan. So when you can, do not criticize the powerful. Okay, may mga nangkikriticize ng powerful, mga komentarista, nababaril sila, di ba? Ano nangyayari sa buhay nila? Ngayon, kung balak nyo maging hero, bahala kayo. But you were warned by Solomon. In democracy, maganda yan. Pero kung may absolute power yung kini-criticize mo, hindi yung panahon para mag-criticize. You are in a private company, kikriticize mo yung may-ari, eh, gumagawa ka ng sarili mong hukay. This is useful for self-preservation when the powerful is absolute. Like the king, yung example. Sabi, the very rich, gagalitin mo, di ginamit nila yung resources against you. So yung iba kasi sobrang idealistic, no? They will criticize, they will say everything. Wala naman silang power pagka nagkasukatan na. Nagiging kawawa sila in the end. So there are times when it helps to just pocket your thoughts and bite your tongue. Kasi releasing such words will only give you greater trouble. Criticism is doubtlessly useful in a democracy. It gives checks and balance. So bago ka rin magsasalita, titingnan mo. Kasi kung minsan, ikaw yung hero ng lahi, ikaw yung hero ng bayan, ikaw yung nagkikriticize, nung nagbarilan, ikaw yung nabarel, so matagal ka nang nakalibing, yung mga taong pinaglilingkuran mo, ituloy pa rin yung buhay nila. It's up to you if you like to be a hero, pero dapat iniisip mo rin yon. You have a life to live. Nakita niyo yung mga kabataan na kung ano-ano mga idealism ang ginawa nila, na mundo, kung ano-ano ginawa, lumaban sa mga makapangyarihan. Yung iba nilang classmate, hindi sumama o nagpatuloy ngayon, magiginhawa yung mga buhay, ibang-ibang mga buhay nila. At baka abuti na ng kamatayan yung ipinaglalaban mo, hindi pa mangyari. Meanwhile, what happened to your life? So iniisip mo rin yung anong gagawin ko sa buhay ko. So this is the power of the negative. A negative thing you say can affect you. A negative thought in your mind can lead you to doing something foolish. One bad act can destroy a very good track record. Dapat natin isipin yan to be careful. Do not threaten, do not gamble,
do not risk great things for small returns, as we've already mentioned. And if it happens in our social circle, in our family circle, that somebody who is really good commits a mistake, and this mistake is not the usual continuing lifestyle, it was just a mistake, what's the thing to do? Forgive. Get on with life. Forgive people who commit mistakes, although you don't tolerate people who live mistakenly and who also have all these mistakes as a lifestyle. Iba yung you fall once in a while, iba naman yung ayaw mo nang bumangon kasi puro mali na lang yung ginagawa mo, magkaiba. Sabi nga ng mga Arabs, they have a saying, even a good horse must be allowed at least one fall. Yung magagaling na mga kabayo, mga pangkarera, kahit mahuhusay, pinapayagan mo kahit man lang minsan na madapa. Kasi kabayo siya at tumatakbo siya. So sa mga mahal din natin sa buhay, nangyayari yan. What do? Forgive, get on with life, and be thankful that you are the one forgiving and you are not the one that needs to be forgiven. And if you forgive, should the time come when you have to be the one forgiven, you have already shown people the way by being a good forgiver, then you increase the possibility that people will also forgive you. Don't burn the bridge over which you too must pass. At sinasabi ni Jesus, do unto others as you would have them do unto you. How would you like to be treated when you fall? Then treat people who fall that way. How would you like people to treat your daughter or your son when he or she falls? Then treat somebody else's daughter or son who falls the same way you like people to treat your son or your daughter. Yun yung golden rule na sinasabi ng Panginoon. Salamat Ama dahil marami po kaming karunungan na pwedeng matutunan sa inyo. Sa pag-aaral po namin ito, as we interpret and apply these words of wisdom, continue to guide us. Fine-tune our application so that we may evolve a kind of application that is in accordance with your perfect will. Kung may mga mali at baluktot kami mga pananaw, ituin niyo, Panginoon, kausapin niyo po kami. At sa mga tama naman, palakasin niyo ang loob namin, Lord, na ipamuhay ang mga tamang punto na ito. Turuan niyo kami, Lord, na huwag sayangin ang marami magagandang bagay sa masyadong maliliit na returns when we take risks. Teach us to always repair a situation, not to worsen it. Teach us, Lord, to make money and to know how to spend it well. At ganun din naman, turuan niyo kami, Panginoon, na huwag itataya ang mga buhay namin sa mga walang kakwenta-kwentang thrills. Teach us to value our lives. Magbulay-bulay pa tayo sumandali, mga kapatid, sa ilan pang mga personal application ng mga verses na ito. The wisdom of Solomon cannot be exhausted. Napakarami-rami niya ng mga matutunan tayo. Lord, turuan niyo po kami. Kausapin niyo pa kami sa mandali. Lalong-lalo yung may mga specific areas in life na dapat applyan ng mga napag-aralan namin ngayon. Convict us, enlighten us, teach us.